Hi guys, assalamualaikum and welcome again sa ating YouTube channel. So, meron tayo ditong iPhone, iPhone 7. And so, as you can see, ang problema daw sabi nung may-ari guys is hindi siya maka-install ng applications. Kasi ito is nabili niya ng second hand. Yung dating may-ari ng iPhone, so nakalimutan niya yung password niya sa Apple ID. Okay, so paano ba tayo maka-download kahit meron na siyang existing Apple ID? So, pwede tayo gumamit ng ibang Apple ID, guys. Okay, so papakita ko yun sa inyo. So, okay, punta tayo sa settings. Ayan. So, as you can see, meron siyang existing Apple ID. So, ayan. So, ang problema niyan, hindi natin makalog out kasi hindi natin matandaan yung password. Ayan. Sign out natin. So, ayan, nag-iingi siya ng password. So, hindi natin siya matandaan. Okay, so, paano ba tayo maka-download nito ng applications? So, kahit meron siyang existing Apple ID. So, paano nga ba? So, first, check natin itong application store. Punta tayo sa application store. Then, check natin kung may nakalagin na Apple ID dito. Kasi kung wala or kung meron, pwede natin siya i-log out. Pwede natin siya i-log out, guys. Ayan. So, pag na-log out natin, guys, so mag-sign in tayo ng ibang Apple ID. So, kung may Apple ID tayo, so i-login natin, guys. So, nakagawa na ako ng Apple ID, guys. Okay. So, susubukan natin ngayon. Ayan. So, susubukan natin itong ginawa kong Apple ID. So, kung wala pa kayong Apple ID, guys, meron akong YouTube tutorial na kung paano gumawa ng Apple ID. So, ilalagay ko lang yung link sa description below. Ayan. Okay, so sign in tayo. So, ngayon, ibang Apple ID yung gagamitin natin, guys. So, kung hindi tayo makalagin dun sa settings ng Apple ID, so, punta tayo sa Apple Store. And then, kung may nakalagin dun, guys, na existing Apple ID, so, i-log out lang natin. And then, mag-sign in tayo ng ibang Apple ID para maka-download tayo ng application, okay? So, review. I-review natin. So, since kakagawa ko lang ng Apple ID, so, kailangan natin siyang i-review. Ayan. Okay, so, wait lang natin. Okay, so check natin yan. The next. Okay. Okay. So yung number, guys, check natin yung number niya dito. Copy paste lang natin. Ayan. Country code, ayan. Ayan. Then next tayo. Okay, so country, Philippines. Or hanapin natin yung Cotabato, ayan. Then next. Okay, so ayan, Apple ID completed. So continue tayo. So ngayon, meron na tayong naka-sign in na ibang Apple ID, guys. So ayan, check natin sa settings. As you can see, nandyan pa rin yung existing na Apple ID. So, ngayon, susubukan natin mag-download ng ibang Apple ID. Okay, so, hanap tayo ng application. Okay.
So subukan natin yung BPI mobile banking. So ayan. So subukan natin mag-download, guys. Kung meron tayong problema sa Apple ID, pwede naman natin i-log out, guys, sa Apple Store yung existing na Apple ID. Okay, so wait lang natin. Okay, so ayan. Payment not completed. Okay, so ayan, done. Okay, so downloading na siya, guys. Ayan. Okay, so downloading na siya, guys. Okay, so ayan na, guys. So as you can see, naka-install na tayo ng application sa ating iPhone. So i-open natin. So ayan. Okay, so ganun lang, guys. Kung gusto natin na maka-download ng application, so kahit may existing Apple ID, so pwede natin lagyan ng ibang Apple ID. So punta lang tayo sa application store. Kung may naka-existing doon na Apple ID, log out lang natin and isignin natin yung bagong Apple ID. Okay, so ganun lang. So again, thanks for watching and don't forget to subscribe to my YouTube channel and wassalam.